Napag-usapan natin ang patungkol sa mga insectars na sumugod nga sa Mayurazania na mula itong si Carrion sa bilang ng mga insectars na sumugod nga dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagsalita itong si Milim na paano daw kung pasabugin niya na lang itong mga insects na ito gamit ang kanyang Dragonova. Tinanong niya itong si Frey patungkol dito pero hindi makasagot itong si Frey sa kanya. Hindi naman daw yun bad idea at mukhang agree din itong si Ubera pero hindi palagay ang loob nitong si Frey dito. Kaya sabi ni Frey maghintay daw muna siguro sila kasi hindi daw maganda na i-expose agad nila sa kanilang mga kalaban ang kanilang mga abilities. Tsaka ayaw kasi ni Frey na i-underestimate itong mga insectars. Ang dahilan nito ay dahil sa pagkakakilala niya kay Zishon, tsaka sa kapatid nito na si Apito. Itong si Frey ay personally na nakipaglaban kay Apito mismo. Then ay observe niya naman ang laban na itong sila Zishon at Carrion. Sa laban ni Frey kay Apito ay napakaunti lang ng difference sa kanilang mga abilities. Sobrang dikit ng kanyang pagkapanalo. Pero kahit na ganun, eh sobrang taas na ng kanyang tingin dito. Kaya lalo na kay Zishon. Sabi ni Frey, eh ito daw ay from a totally different dimension. At ngayon, eh same species ni Zishon itong kanilang mga kalaban. Sumangayo naman kay Frey itong sila Carrion at Midli na hindi dapat agad ni Milim na ipakita ang kanyang capability. Sabi ni Carrion ay concerned rin daw siya sa kanilang situation. Sa tingin niya daw ay hindi dapat i-underestimate ang kanilang mga enemies. Then sabi naman ni Midli ay sangayon rin daw siya dito. Meron daw siyang masamang pakiramdam na hindi dapat nila i-take lightly itong mga insectars na ito. Dapat daw sila maging cautious. Sabi naman ni Ubera ay ang dami daw ng bilang nitong mga insectars na ito. Pero ang individual strength daw nila ay closer to B-rank lamang. Kaya mas maganda daw na unahin muna nila yung mga commander level. Itong mga ito ay mga A-rank. Kaya kapag na-dispatcha na daw nila itong mga commanders na ito, ay madali na rin nilang mawawipe out yung mga natitira sa kanila. Kitang-kita daw kasi ang mga commander level sa mga ito. Madali nilang may i-detect kung sino yung mga commanders. Kaya madali nila ito matatarget. Kaya kahit na marami daw ang kalaban, ay hindi ito ganun kalaking problema. Kaya nag-reply itong si Frey sa kanya na sila na daw mag-handle sa mga enemy forces sa may ere. Kaya ipapaubayan niyo na daw kina Midli ang mga nasa ground ng mga opponents. Pero nagsalita rin itong si Carrion na hindi daw pwede na sila Midli lang ang lalaban sa may ground. Ikagather niya rin daw ang kanyang mga warriors para makatulong sa may battle dito. At ang uunahin nga nila ay yung mga commander level enemies. Magiging magandang training din daw ito para sa kanyang bagong army. Nag-agree naman itong si Midli dito. Sabi niya, eh oo nga daw. After all, eh hindi daw maganda tingnan kung mga priest lang ang makikita sa may front line. Hindi naman nakipag-agawan ng role sa mga ito itong si Ubera kasi ngayon nga wala naman siyang army. Naisip na lang ni Ubera na siya magpapaiwan dito para maging escort nitong si Lady Milim. Tapos tumawa itong si Milim sa usapan ng mga ito at sinabi ni Milim na sorry for Heavenly Kings daw ini-expect niya daw itong mga ito na gawin ang best nilang lahat. Noong narinig ito ni Frey ay nag-reply siya na seryoso daw ba itong si Lady Milim? Bakit daw for Heavenly Kings din ang tawag nito sa kanila? Hindi daw ba ito makaisip ng mas normal pa na title? Pero sabi ni Milim ay gusto niya rin daw kasi ang title na for Heavenly Kings. Naiingit daw kasi siya kay Rimuru dahil meron nito nito. Kaya hindi na nangulit itong si Frey sa kanya at tumagri silang apat na for Heavenly Kings na rin ang kanilang magiging label. Ngayon ay na-deploy na rin ang mga forces nitong si Milim. Ang bilang ng kanyang army ang pinakamalaki sa lahat ng mga demon lords na nasa may Octagram. Kasi nga ay meron itong si Milim na subordinates na dalawang former demon lords na naging under sa kanya. In addition ay meron ding army itong si Midli. Kaya talagang prepared na humarap sa battle itong Eurozania. Itong sila Carrion at Frey ay nakapag-evolve na into million class. At on the way na ang kanilang reorganization ng kanilang mga forces. Dahil kasi sa kanilang evolution ay nakatanggap din ng blessing ang kanilang mga subordinates. By the way, ay pag-usapan natin ng konti ang role nitong Four Heavenly Kings. Itong si Carrion ang nai-appoint na General of the Army. Siyang may kapit sa lahat ng kanilang mga warriors. Itong si Frey naman ay Chief of the Guards. Siyang leader ng mga personal escorts nitong si Milim. Itong si Midli naman ay High Priest. In charge naman siya sa may logistical support. At in charge din siya sa paglead ng mga warrior priest. Itong mga ito ay capable na mag-heal ng mga injured soldiers. Habang itong si Ubera naman nakaka
nakajoin pa lang sa kanila ay naging military advisor. In charge siya sa may planning. So punta naman tayo sa may army. Ang main unit nitong si Carrion ay tinatawag na Flying Beast Knights. Ang leader nito ay itong si Sufia at ang second in command ay itong si Fabio. Ang mga members nila dito ay yung mga former Beastmaster Warrior Alliance. Meron itong 1,000 strong members dati, pero nai-add na rin dito ang mga warriors na dating under ni Clayman, kaya na-multiply ang kanilang bilang to 100. So ngayon, meron na itong number na 100,000. Ito ang main army na under ng command nitong si former Demon Lord Carrion. Ang kasunod naman na i-introduce natin na forces ang Milim's Guards. Itong mga ito super elite units na under naman ni Frey. Sila Lucia at Claire ang umaakto bilang kanyang mga adjutants na nagsusupport sa kanilang commander. Ang army nito tinatawag na Knights of the Sky. Ang bawat isa sa kanila merong magical beast. Ito ay tinatawag na Gryphons. Ito yung parang monster na ibon na sasakyan. Ang kanilang bilang ay a little over 3,000. Divided itong mga ito. Divided into several units. At ang bawat units ay binubuo ng 10 to 30 members. Ang mga Gryphons na sinasakyan itong mga ito ay mas pinalakas palalo dahil naging under ito ng training nitong si former Demon Lord Carrion. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.